Canada, the land of breathtaking sceneries and endless opportunities, welcomes students to enroll via the student visa pathway. Do you dream of studying in the country known as the Great White North? The Visa Center can make it happen. Why study in Canada? You have access to world-renowned universities. You can enroll in a wide range of academic programs. You can work part-time while studying and work full-time during breaks. You can apply for post-graduation work permit. You can bring your spouse while studying and will be allowed to work with unlimited number of hours. Free healthcare coverage in some provinces. Free education for children below 18 years old. Low proof of funds. Pathway to permanent residency. When you are thinking of studying in Canada, call or visit the Visa Center. We have offices in Dubai and Abu Dhabi and 7 branches in the Philippines. Many trusted the Visa Center and are now in Canada. Our delighted clients can vouch for our services. The Visa Center, your bridge in migrating to Canada, turning dreams into reality. Okay, so nandito ulit tayo. So ano nga ba yung agency namin na in-applyan para makapunta kami dito? Kasi maraming mga nai-scam eh. So sa video na to, so i-share namin yung experience namin. Legit yung agency. So ano nga ba yung agency natin? Yung agency namin is the Visa Center. The Visa Center, yes. Nagpakilala sa amin yun is si Cheska. Hi Cheska. And hello Ninang. Cheska. Hi Ninang. Sila yung nagpakilala sa amin sa the Visa Center. So paano nga ba? Nakapunta kami dito sa Canada dahil naging student ako. At ang pathway namin is student visa. So yun, so yung wife ko, student siya dito, ako open work permit o WP. So yun, so yung the Visa Center, inintroduce sa amin ng ninang namin at saka ng anak niya. So kaya nalaman namin yung pwede palang mag-student dito sa Canada. So kaya yun, so recommended namin yung the Visa Center na yan. Trusted dyan. Dito na kami ngayon, no? Yes, family of four. So kasama yung dalawang anak namin. So legit yung agency na yun. Marami namang agency dyan iba, pero itong agency namin is napaka-legit. So yun, mababait po sila, very accommodating. The best. Wala akong masabi. Napaka-smooth ng process. Lahat. So dito sa agency namin, masasabi ko, may kukumpara ko na iba yung strategy nila, yung uniqueness. Masabi natin na basta ganun, napaka-smooth talaga. So ayun mga kabuhay, so dito na, hanggang dito na lang muna yung video natin. Bye guys. Please like and subscribe our channel. See you next vlog. Bye. It's always a dream of many Filipinos to migrate to Canada, New Zealand, and Australia. For some, it's difficult to realize, but for the Visa Center, they find it fast and easy. Their successful clients can vouch for their services. Kung gusto niyo pong magpa-assess going to Canada or Australia, punta lang po kayo sa Visa Center and we guarantee na legit po sila and tutulungan po nila kayo. Mga friends ko na gusto mag-apply, nire-recommend ko ang Visa Center. In-encourage ko kayo lahat, dito na kayo magpa-assess, talagang matutupad lahat ng pangarap niyo dito. Yung the Visa Center, in-introduce sa amin ng ninang namin at saka ng anak niya. So kaya nalaman namin yung pwede palang mag-student dito sa Canada.
Why the Visa Center? The founder has more than 20 years of hands-on experience in processing different visa applications for Canada and Australia. It has licensed immigration consultants for both Canada and Australia and are members of Immigration Consultants of Canada Regulatory Council and Australia's Migration Agent Registration Authority. The Visa Center can make your dreams a reality. It has flexible payment schemes, transferable applications, no contract expirations, free consultation services, and as many branches to serve you. So when you're thinking of migrating to Canada, New Zealand, and Australia, let the experts do it for you. Call the Visa Center. Can you tell us the story on how you started po with the application? First, I met Sir Lawrence sa Nakita ko siya sa Facebook, yung page nyo. And then, nag-message ako sa kanya. Very humble naman siya and kind. Nag-inquire ako and he gave me all the details. So, naisip ko, talagang okay itong tao, kung mapagkakatiwalaan. So, I started communicating with him. Noong una kasi, nag-try ako mag-isa. Kasi, alam mo yung sayang yung pera, iniisip ko. Pero hindi din pala maganda yung ganyan. Kasi not all the time nasa iyo yung answers. So nung nag-fail ako noon, nakakalungkot, nakaka-disappoint. Pero nung nakabawi ako, sabi ko, sige, ituloy ko na kay Sir Lawrence talaga kasi siya yung expert doon eh. So kinunta ko si Sir Lawrence, nagtuloy na ako sa kanya, nagtiwala ako sa kanya buong-buo, binigay ko yung mga documents na kailangan niya. Alhamdulillah, na-approve naman. Okay. Ano nang next plan natin since approved ka na for PR? So, ngayon na-approve na ako for PR, sunod ko naman yung misis ko, si Madel. Gusto ko siyang dalhin doon as fiancé visa sana. And hopefully, pag PR na kami doon, mag-citizen, magpakasal na kami doon. So, ngayon, ano namang masasabi niyo doon sa mga aspiring or yung mga nagbabalak pa lang na mag-apply? Anong masasabi mo for them? Sa lahat ng mga nagbabalak na mag-iba pang country, patience lang talaga kasi, at saka prayers, correct. Support ng family. Talagang kailangan kumapit ka lang kay Lord. Hindi, huwag ka mawala ng pag-asa kasi pag nawala ka ng pag-asa, siya mabantado, ikaw din. Correct. So, go lang ng go, kung saan dalhin ni Lord, magtiwala ka lang. Correct. Basta, more prayers hanggang sa ma-achieve mo yung goals mo. Thank you, Sir Lawrence. Thank you for everything po. Magtiwala kayo sa The Visa Center kasi hindi nila kayo iwan hanggang sa huli. Talagang gagawa nila ng paraan kahit anong mangyari. Quick question lang. Kumusta ka naman sa Australia? Masaya ka ba sa decision mo na lumipat ka ng Australia from Dubai? So far naman, hanggang ngayon, being me, nandito yung partner ko, napakasaya talaga sa Australia na. Once kasama mo na yung mahal mo sa buhay, may maganda ka ng work, unti-unti mo na matatagumpay yung dreams mo. So, huwag kayong magsisim pumunta dito at iwanan kung anong meron kayo, kung saan man meron dyan. So, just keep going at masaya dito sa Australia. Ibang-iba talaga. Napakaganda ng buhay. Nakakatuwa kasi alam mo yun, kahit na bagong dating ka sa Australia, you were given an equal opportunity na parang nakuha mo yung talagang line of work mo. Oo. Yun yung nakakatuwa sa Australia. Oh. So, yun yung something na you will be so happy na dito ka kasi nagagamit mo talaga yung profession mo. Hindi yung nag-start ka lang siguro ng konti more on sa mga tao, sa mga environment. Time, pero yung trabaho, it's the same kasi nakuha mo yung field mo. Yes, that's true. So, kailangan mo lang talagang i-push kung saan mo gusto eh. Kung halimbawa, kung gusto mong maging, halimbawa ako, dental technician, gusto ko doon yung way ko, i-push mo na doon. Hindi mo kailangan magpaligoy-ligoy kasi malilito pa yung pathway mo eh. I-push mo lang kung saan ka masaya at ayun, God will provide naman palagi. Thank you! Thank you very much. Alright, so hello guys, ayan, finally nakapasok na po tayo. So isang magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin dito sa Middle East, lalo na po sa UAE.
sa Abu Dhabi at saka sa Dubai. And of course, sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas, nanonood sa ating mga branches, yan, sa ating Facebook pages ng mga branches ng The Visa Center. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, welcome po sa The Visa Center Live. At ngayon, very special ito, no? Kasi for the first time, I think, we have this school partner na kung saan we were going to discuss po, or introduce rather, yung nag-offer syempre ng affordable yet quality na master's degree in Canada. So alamin natin ano nga ba yung mga differences, di ba? Parang what if nag-aral lang ako ng diploma, ng certificate, anong kaibahan kapag university, ano yung mga advantages naman kapag master's degree ang kinuha ko? Kasi marami sa mga kababayan natin syempre, lalo na yung mga nasa ibang bansa, di ba? Aminin na natin, medyo may edad na tayo ng konti. Correct? And sometimes, ito guys, yung pag-apply natin kasi ng visa application mo as an international student, medyo nagkakaroon ng konting sablay. But, ano nga bang kaibahan? What if masteral naman yung a-applyan mo? Na, okay, so yan guys, we are back. Sorry po, talagang sobrang live na live po tayo. Ayan, medyo naglolokho ng konti yung internet natin. Ayan, I hope na everybody are okay. Ayan, so ito po, I hope na magtuloy-tuloy na siya. Ayan, so ito muna, patiin muna natin ilan sa mga viewers natin. Pero double check lang natin sa team natin kung naka-live na tayo. Okay, so we are back. Ito, bati muna tayo isa lang mga viewers natin. To Sheila from UAE, of course. To Jody from UAE is watching.
Ayan, so we have si Seth Manuel. Ayan, marami tayong viewers. Si Marlene Canalita. Ayan, hello. And of course, may mga ilang viewers tayo dito, no, from other countries. Ayan, hoping po. Ayan, sabi ni Adam Jean. And sabi naman ni Mylene Kunanan, sana makapagtrabaho din po ako dyan. Ayan. Okay, and of course, watching po from Antipolo, sabi ni Arcangel Michael. And ilang mga question. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Pa-shoutout po from Pampanga. Graduate po ako ng caregiver. Ayan, so may mga viewers tayo dito na medyo qualified na, no? So si Aleli naman, ayan. Ayun, binating niya. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin, ito, balik na po tayo, guys, ha? Ayan, we have viewers also from Philippines. Si Dan Isaiah Parcon is watching. And of course, si... ayun, nag-uusap na sila ano. Ayan. And of course, ito guys, to Ryan Runel Baco is watching from Dubai. And para sa mga viewers po natin, ito na, I hope na magiging stable na ang ating, tawag nito, ang ating internet connection. So going back to the our discussion, guys, so like I said, aalamin po natin, baka mamaya, itong bagong school partner natin, ang magiging solusyon, okay, sa lahat ng mga problema ng napakaraming mga kababayan natin na interesado talaga na mag-aral sa Canada. Okay, so like I said, well, we have to admit the fact, no, na marami talaga sa atin kasi na mga naging international students sa Canada later on, ina-realize nila that they can actually continue yung kanilang application doon for permanent residency. So, ito ay option nyo lang, okay, kasi you can either just go there and study, di ba, and improve yung inyong profile when it comes to your academic, di ba? Na this can actually help you with your future plan for your career. Iba pa rin na nakapag-aral ka sa Canada. And of course, nakapag-masters ka sa Canada. So yun pa lang yun. Second, what if you opted na mag-apply na doon for permanent residency? How it will going to help you guys? Diba? Paano ba makakatulong that you started there as an international student? So number one, syempre po, no, iba pa rin that you have the diploma at nakapag-aral ka doon. It's a plus point po talaga. Okay? It is a plus point. Second, since nandoon ka na nag-aral, diba, I think alam naman natin na mandatory and requirement po talaga ang IELTS. And of course, it's very easy na para sa'yo kasi nga nasa Canada ka na ng 2 years eh, or 3 years. Okay? Plus, tawag nito, you can also bring kasi your immediate family, yung spouse and kids, and your partner or your spouse can actually work for full time. Diba? Walang restriction yun, ha? So, pwede rin siyang makatulong, okay, to support your studies, pwede rin siyang mag-take ng IELTS, or malay mo mauna siyang ma-qualified for permanent residency, correct? So maraming po talagang benefits, and this is the reason why there are so many kababayans who are planning to immigrate to Canada, okay? Like I said po, sa the visa center naman, we will going to check your PR qualification first. And if you are qualified already, of course, we would insist that you have to go with a PR application. But medyo sablay or medyo alanganin, then this is the best pathway na pwede mong i-take. Kasi aside from the fastest way to emigrate to Australia, eh ito rin yung pinakamabilis din na maplano mo talaga yung pagpunta mo doon. Diba? Parang okay, we will going to check when is the next available intake. For example, available pa siya ng ano ba, October or May. If it's okay pa, then pwede mo siyang i-ready na lahat ng document mo. The Visa Center team is here to support you. Guys, we are all experienced processing different visa applications, lalo na po sa Canada. And yung team namin will going to guide you definitely. Okay? So ito, and tawag nito, ang habulin lang natin ilan sa mga commenters natin. Ito may mga maraming interested. May mga babasahin lang tayo dito. So ayan si Kuya Rico Cardonico pala, is watching in Dubai. Ayan, sabi ni MD Faisal Islam Rubel. Okay, so we have a non-Filipino viewer. I'm very interested in your program. I did bread and pastry and cooking courses. I did this course in the Philippines. I have a certificate of this course. I also have experience in this work.
Is it possible for you to get an Australian student visa for further cooking courses? Sir, the answer is yes. Mr. Faisal, since you are planning to enroll or study in Australia, you can directly message our team so that they can assist you with your qualifications and with all the requirements. Okay. And sabi naman dito ni, hindi ko siya na-click, ni Richelle Soberano Dairit, Canada lang po ba yung i-discuss today? Ma'am, yung more on yung highlight natin ngayon is more on Canada sa mga nagbabalak po na mag-enroll or mag-avail or mag-take ng master's degree. Okay, and last is Arnold Lalo. I'm just asking if you have a schedule here in Pampanga for orientation, sir. Yes, definitely po. Sir Arnold, ayan, lalo na po sa Pampanga branch natin, ano, open po ang ating office dyan. Okay, I'm going to share yung kanilang contact number. Pampanga. Asa na ba? Ah, nasa taas. Ito. So, ito po yung contact number natin ng ating Pampanga branch. So, all you need to do, sir, is just message them. Okay, sabihin nyo lang po kung kailan kayo pupunta. Every day po, open po ang ating office para po, taon nito, para makad-visit kayo at ma-avail nyo po ang ating, sorry, one-on-one assessment. Okay? Ayan. So, eto na. Sa mga viewers natin dyan, eto guys, almost 100 viewers tayo sa araw na ito. Kaya naman, sa lahat mga viewers po natin dyan, ayan, tumutok kayo guys ha, kasi this is something new for everyone. And of course, yung special guest din natin is very excited na mag-join na at syempre i-share ano nga ba yung kagandahan, ano? Ito i-heads up na natin yung mga viewers natin. Ang school partner na i-introduce natin today, guys, is actually from the University of Niagara Falls in Canada. Okay? I'm sure sa mga regular viewers natin yan, maaaring first time nyo po itong marinig. Kaya standby po kayo. Make sure it's Saturday. Yan, sa Pilipinas, marami sa mga viewers natin ang hindi, kumbaga, wala sa work. Dito din naman sa UAE, marami ang naka-day off. Kaya lalo na po sa mga nasa United Arab Emirates. Kasi meron akong good news later on para sa mga taga-UAE muna to ha. Next time, meron din tayo para sa mga nasa Philippines. Pero for now, we have for our viewers in United Arab Emirates, I have two perfumes. Ayan, nabigay po ito ng Haven Hub online shop dyan po sa Riga Night Market. Ayan, so meron po dito. Ang gawin nyo lang ay manood kayo. And I will have two questions. Ayan, kung sino makakasagot syempre ng tama. Ayan, sa kanila po ito mapupunta. Okay? So, meron tayong dalawang perfume na pinimigay. Gawin natin ito, may mga pa-fun game tayo para masaya ang ating learning yan sa ating The Visa Center Live. Okay? So, ito na. Huwag na natin patagalin. I-welcome na natin ang ating guest for today. We have, siya po ang Associate Director ng University of Niagara Falls. We have Miss Lobby Miliama. Hello, Miss Lobby. Hi, Junie. Hi, Joni. Good afternoon. Good morning. Morning pa ba sa inyo o afternoon na sa afternoon atin? Na rin. O afternoon na. Magandang hapon sa inyo lahat. Nako, excited na excited ako today kasi ang dami nating good news, di ba? Yes. Lalo na sa mga kababayan natin who wanted to have a better life pagdating dyan sa Canada na yan. Okay. So ito na, huwag na natin patagalin. Pero before your presentation, I have some couple of questions lang muna. So number one, walang siyempre, love no? life, ha? Ha? Walang love life na question. Oo, walang love life sa question. Ito muna, Miss Lobby, Lobby, para sa mga viewers po natin. Kasi syempre, ang The Visa Center na we used to like, recommend talaga yung mga schools no, na mga training centers, mga technical, mga institutes, yan, mga school partners namin. But this time kasi, ino-offer kasi noon, yes, oo. And this time, ang pag-uusapan natin is masteral. So, una sa lahat, when it comes to academic side lang, ano ba yung advantages nito para sa mga viewers natin na would like to avail this? Actually, you know, parte yan ng presentation ko later. Ano ba yung mga benefits ng pagma-master's program? Pero simple lang to, okay?
kung kukuha kayo ng mga diploma sa Canada o yung mga vocational courses, usually kasi yan ang ino-offer, di ba, sa mga Pilipina before. Kasi sa totoo lang, mahal ang master's degree sa Canada. Karamihan ng mga Pilipino na pumupunta sa Canada, Junie, alam mo, mas bachelor degree holder na. So dapat yan, nagpa-master's na. Ang problema lang kasi, ang mahal ng mga tuition fee pag mga master's ka sa Canada. Pero since meron kaming eskwelahan ngayon na nilo-launch, 'di ba, na bago, pag nakita niyo yung tuition fee namin, kami ang mga pinakamurang tuition fee pagdating sa mga masterer diyan. Actually, mura pa kami kaysa doon sa mga ino-offer na mga diploma, mga Canada. So, you know, that's so ang tawag namin dito is pretty much a game changer, 'di ba? Pagdating sa market. Ito na lang yung outcome, di ba? Simple. Kung kukuha kayo ng mababa na degree, katulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Pag nag-vocational ka, magkano lang naman yung kikitain mo dun sa mga yon, di ba? Okay? Pero kung mag-masteral ka, alam natin na tao dito malayo yung mararating mo. Karamihan ng mga tao na matataas ang position sa lipunan natin, may mga postgraduate degree yan, may mga masteral yung mga yan, di ba? Kasi kailangan nila, nagkahawak na sila ng mga tao eh, di ba? So kailangan nila kung paano maging magaling na leader, maging magaling na manager, magaling na negosyante, di ba? At kailangan mo dyan ng additional skills. So ganito, simple lang yan. Kung dito ka sa diploma vocational, ang dating yan, parang isang kahidat, isang tuka ka lang dyan, di ba? Pagdating sa outcome sa buhay. Pero pagdating mo sa master, syempre boss ka, manager ka. Diba? Pwede ka maging presidente ng mga kumpanya, mga tao dito, mga director-director dyan. So, those are the huge difference, di ba? Isang kahit at isang tupa ka, kung magma-masters ka, syempre maganda yung mas preference ka dun sa Canada kasi may masters ka. Ibig sabihin nun, pwede ka nang bumili ng iPhone ng cash. Di ba? Ganun siya. Ito ba yung iPhone cash? Pwede ka na, may mga extra money ka na para tao dito to travel all over, di ba? And again, give your family a better life. So, huge difference, di ba? Huge difference. Ayun. So, syempre, lalo na po sa mga kababayan natin na nasa abroad, no? So, marami sa atin yung mga professionals na talaga. And sometimes, if we are offering them for a student visa, parang, teka lang, bakit ako mag-aaral? Parang architect na ako. Ay, teka, bakit ako mag-aaral pa ulit? Nakapag-graduate na ako ng college. So sometimes, it is off para sa kanila yung ganong klaseng option. Pero now guys, ito na. So nandito si Miss Lobby. Para sa mga viewers po natin, kaya I'm encouraging everybody po, lahat po nang nanonood sa atin, to please do share our Facebook Live or tag your friends and families who are planning na mag-aral po sa Canada or even planning to immigrate there. Kasi nga po, this is a very educational segment na meron tayo. And of course, may pa-premyo tayo sa mga taga-UAE later on. Kaya ano po, yung Pilipinas, Junie, di ba? Gusto ko rin ng free hotel stay sa Pilipinas soon, syempre, pag-iisipan natin. Di ba? Natuto na sila dito, Miss Lovely. Natuto na sila sa live, sa webinar natin. At the same time, may mga exciting fun game pa rin tayo na isinisingit. True. Kaya mahal na mahal ko ang visa center, di ba? Ang daming mga ganap sa visa center na yan. And again, you know, what good about visa center, talagang yung puso nila para sa mga kababayan natin. You know, I was talking to Jim earlier. Ang gusto niya talaga, you know, he wanted to create something that could be able to help yung mga kababayan natin. Diba? Pwede na natin bigyan ng ano, ng halo. Itong si Junie. Diba? Ano nga talaga eh. Tawag dito, pang santo ang dating niya. Okay, so ito guys, syempre para sa mga viewers natin, medyo mataas na naman ang viewers natin agad-agad. So, Miss Lobby, ayan, medyo wag na natin patagalin. You can prepare yung presentation mo para ma-share natin sa ating screen. Yan, make sure lang po guys, yung mga viewers natin ha, i-charge niyo po ang inyong mga phones or ang inyong laptop. And if you have question po na mag-pop in sa utak nyo, right away, right in the comment section. Kasi I will make sure po na papasahin natin yan isa-isa. At saka siyempre makakukuha tayo ng direct na answer from Miss Lobby mismo. Okay? Ayan. So, yeah, i-ready na lang natin yung presentation. Let me share my screen right now. I-try natin siya. Okay. Ayan, sa mga viewers natin guys, try to comment po kung saan bansa kayo nanonood. And para at least po ma-acknowledge din po natin kung saan na tayo nakakarating. Kasi marami tayo mga viewers na wala sa Philippines at United Arab Emirates. May mga viewers tayo minsan nasa Malaysia, nasa Saudi Arabia, ayan, at saka nasa ibang part ng Middle East. Ayun. So your screen is ready, Miss Lobby. Ayan, you can take over the floor now.
Naiinggit okay, naman sa mga bansa na mga nabinanggit mo, Malaysia. I love Malaysia. Mm-hmm. Malaysia is my second home. Saudi Arabia, the best scooter is, di ba? May tawag dito. And of course, yung mga tao sa UAE at ang mga kababayan natin. Ako, hopefully, I could be able to see you sa lahat ng mga offices ng visa centers sa buong Pilipinas. Ang dami-dami nila. Okay, let me start my presentations. Okay, go ahead po. I'll leave you sa screen. Okay. Yep. Pakilala ko muna sa inyo yung aking kumpanya. Alam nyo, yung company ko namin ay ang Global University System. Alam nyo po, ang Global University System, we are considered as one of the biggest, if not the biggest, na educational provider sa buong mundo. Sa sobrang daming mga schools namin, nasa 100,000 plus na ang mga estudyante namin na galing sa 150 plus na bansa. Imagine ninyo, mas daig pa namin si Miss Universe sa sobrang daming mga estudyante namin all over the world. Ganyan ka Global, si Global University System. Okay? So let me introduce myself. My name is Lobby. I'm the Associate Director of University of Niagara Falls under Global University System. Okay? So eto naman, eto ang mga eskwelahan ng Global University System sa buong mundo. Makikita nyo, halos lahat ng continent may mga schools kami. Ganyan ho kami kabongga o ganyan kalaki. Sabi ko nga sa inyo, we're actually one of the biggest, if not the biggest, educational provider in the whole world. Sa Asia, meron kaming India, Hong Kong, Israel. Pagdating naman sa Europe, ang dami namin eskwelahan dyan. May Germany kami, Israel, United Kingdom, France. We also have in Spain. So, ang dami-dami niya, di ba? At pagdating sa Amerika, North at South America, may mga schools kami dyan. Sa South America, nandiyan yung aming mga med school. Sa USA, tawag dito Webster University, Avila University. At pagdating naman sa Canada, meron pa kaming colleges divisions at saka university divisions, di ba? So ngayong araw na to, ang ipepresent ko sa inyo ang isang eskwelahan namin sa colleges divisions. Ito yung University of Niagara Falls, Canada. Okay, again, University of Niagara Falls, Canada. So bakit ba may Canada itong tao dito, pangalan ng school namin. Alam nyo kasi, yung Niagara Falls na yan, yan po yung tao dito naghahati sa Amerika at saka sa Canada. So border ho yan ng Canada at saka yung Amerika na yan. So may American side siya, may Canada side siya. Just to distinguish na ang aming eskwelahan ay nasa Canada, kaya ang tawag namin sa kanya ay University of Niagara Falls, Canada. Okay? Tapos ang shout out namin dito, yung aming tagline is innovation flows here. Okay? Again, innovation flows here. Bakit ba innovation flows here? Alam nyo kasi, yung mga programa namin, kakaiba siya. Okay? Yung mga programa namin, ito yung mga, kasi our goal is actually to create digital leaders. Hindi mga IT yung mga programa namin, pero yung mga programa namin is up to date kung ano yung mga pangangailangan ngayon in a digital world na tinatawag natin. Kita nyo, online na tayo ngayon nagpe-present sa inyong lahat. Tapos, tayo mga Pilipino, we're spending 9 hours to 12 hours a day sa mga social media natin, sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, pati TikTok na yan. Mas may oras pa tayo sa mga yan kesa sa mga jowa natin o sa mga kapamilya natin o sa mga anak natin. So, we are pretty much in the digital world. Alam nyo, sa Pilipinas, yung mga curriculum natin, medyo ang tagal-tagal bago i-update, di ba? Pang kopong-kopong na nga eh. So, ibig sabihin, hindi na siya up-to-date kung ano yung mga pangangailangan ngayon ng mga industriya, okay? Sa amin, hindi po ganyan. So, napaka-futuristic namin pagdating sa aming mga programa, okay? Pumunta naman tayo sa Niagara Falls kung nasaan yung aking eskwelahan. So, ang tanong natin, bakit ba sa Niagara Falls, Canada tayo pupunta? Alam niyo po, yung Niagara Falls na yan, nasa Ontario yan. Ontario, okay? Yung Ontario, yan po yung pinakamayaman na probinsya pagdating sa Canada. At itong Niagara Falls na to, yan ho ang number one tourist destinations pagdating sa Canada, okay? Yan ho yung mga pinupuntahan ng turista doon, number one. Sa atin sa Pilipinas, ang mga turista na nagpupunta sa atin taon-taon, yung mga foreign tourists, mga around 8 million. Okay? 8 million na foreign tourists ang nagpupunta sa atin. Pagdating sa Niagara Falls, ang kanilang average tourist sa isang taon is around 13 to 14 million. Imagine ninyo, kasing laki lang to ng ano, di ba? Kasing laki-laki yung Tagaytay. Pero halos doble ang mga tourist na nagpupunta dyan sa lugar na yan. So, ibig sabihin yan, pag ang isang lugar ay, di ba, maraming tao, pinupuntahan ng mga turista, maraming mga negosyo dyan, di ba? Hindi tayo mahihirapan makahanap ng trabaho.
Okay? So yun, napaka-importante sa lugar na to. Imagine nyo, number one tourist destination pagdating dyan sa Canada na yan. So perfect na perfect po to. Kung dito kayo mag-aaral, kung dito kayo magtatrabaho, dito kayo magpapalaki ng mga pamilya natin. At another important thing ng Niagara Falls o ng lugar na to, nako, ang baba ho dito ng cost of living. Ngayon, di ba, sa Canada ho, yan ho yung pinag-uusapan ngayon. Medyo mahal na to yung mga bahay, yung mga cost of living. Sa tingin ko naman, sa buong mundo yan eh. Sa Canada, pagdating sa mga malalaking cities doon, katulad ng Toronto, Vancouver, nako, sobra naman talagang taas yung mga cost of living sa lugar na yon. Pero pagdating sa Niagara, hindi po ganun siya kataas. So, ibig sabihin yan, yung kikitain nyo doon, magkakaipon pa tayo. So, hindi tayo mahihirapan mag-budget ng ating mga sweldo dyan. Okay? Tapos, eto pa. Since it's a number one tourist destination dyan sa Canada, napaka-accessible niya. Kulari, galing kayo sa Toronto, which is the biggest city ng Canada. Imagine niyo isang oras lang, nasa Niagara Falls ka na. Mas na-traffic ka pa sa EDSA, di ba? Kesa nakapunta ka sa Toronto na yan at nakabalik ka na sa Niagara Falls na to. Tapos sa American side, alam niyo ba kung gano'n lang kalayo yung eskwelahan namin papunta dun sa America side? 10 minutes lang, nasa USA na kayo. So kaya kung meron kayo mga tourist visa sa Amerika o mag-a-apply kayo ng tourist visa, kahit na araw-araw pabalik-balik kayo dyan sa Amerika, kayang-kaya nyo. 10 minutes away lang, nasa USA na tayo. At ito pa, sa mga mahilig mag-shopping dyan, ako, kikiligin kayo dito. Ang pinakamalaki, the biggest outlet shopping center sa buong Canada, nasa Niagara Falls dyan. Makikita nyo yung mga Michael Kors dyan, yung mga Kate Spade, yung mga malalaking brand. 70% off. May additional 20% off pa. Pag nagustuhan ka pa ng tindera, mga may additional 5 to 10% ka. Halos pamigay na dyan. At saka karamihan nun ng mga tindera dyan, alam nyo ba, yung mga national shops, mga Pilipino, ang laki-laki ho kasi ng Filipino community dito sa Niagara Falls na yan. At compared sa mga ibang lugar sa Canada, lalo na yung mga probinsya sa Canada, di ba? Ito, ang daming ganap sa lugar na to. Hindi kayo mabuboard sa mga probinsya doon, ang kausap nyo, lamok, di ba? Kausap nyo doon yung mga yellow at saka yung snow o yung mga puno-puno doon. E dito po, di ba, everyday may mga festival, may mga event-event o may mga ganap-ganap. Kasi nga number one tourist destination yan pagdating sa Canada. At ito pa, ang Niagara Falls po, kilalang-kilala siya as the honeymoon capital of the world. Buong mundo ha, hindi lang Canada ha, honeymoon capital of the world. Kaya kung dito kayo titira, nako, pwede kayo mag-honeymoon ng ating jowa. Kung wala kayong jowa, dyan na kayo humanap ng jowa at mag-honeymoon kayo everyday, di ba? Pumunta naman tayo sa aming eskwelahan, ang University of Niagara Falls. So bakit ba tayo mag-aaral sa ating school, di ba? Compare sa ibang mga eskwelahan dyan sa Canada. Unang-una, ang napaka-importante pagdating sa isang eskwelahan, lalo na sa isang international student, yung ating locations. Ang location ho namin, nasa downtown area kami o kaya nasa city ho kami ng Niagara Falls. Pag nasa downtown area ka kasi, nakapalibot sa inyo yung mga pinakamalalaking kumpanya dyan sa locations na yan. So hindi kayo mahihirapan makahanap ng trabaho. Walking distance lang yung mga jobs natin, okay? Tapos pangalawa, accessibility, di ba? Napaka-importante yan. Madali bang puntahan yung lugar na yan? Alam nyo, kung pupunta kayo sa ibang probinsya dyan sa Canada, you'll be wasting 2 oras, hanggang 4 oras araw-araw, kakahintay lang dun sa mga shuttle, sa mga bus-bus na tinawag natin. Yung 2 oras na yun, yung 4 oras na yun, di ba? Ipag-itrabaho mo na yun, itulog mo na, o kaya you spend it with your family, okay? Eh pero dito, since downtown location siya, 24 hours ho, may transport system dito sa lugar na yan. Kaya hindi siya mahirap puntahan. Pangalawa, yung mga programa ho namin, napaka-importante ho yan, napaka-innovative po ng mga programs natin. Ito po yung mga kailangan ng mga skills, di ba, na ngayon, na kailangan ngayon in the digital world, okay? Hindi nga katulad sa atin, medyo obsolete na yung mga tinuturo sa atin sa school, di ba? Paglabas mo nga, eh, hindi mo na nga magamit-gamit yung mga yon, di ba? O kaya, kulang na kulang yung mga skills natin. Parang tinimbang ka, pero kulang. Parang ganun yung drama natin dyan.
At of course, pangatlo, uncomplicated yung admission requirements namin. Ibig sabihin dito, hindi nyo na kailangan pang tumulay sa alambre, kumain ng apoy, di ba? Para makapasok kayo sa school namin. Imagine, hindi katulad ng ibang eskwelahan sa Canada, talagang tawag dito, kailangan mo pa mag-tumbling-tumbling na yan para makapunta ka pa, makapasok ka sa mga school. So sa amin, hindi po. Okay? At i-explain ko yan sa inyo later. At of course, para sa mga Filipino, ito yung napaka-importante sa lahat, di ba? Napaka-affordable po ng tuition fee natin. Sinabi, nag-uusap na, yun, katulad ng minensyon namin kanina ni Junie, di ba? Sabi namin, yung mga programa ho namin, nako, wala kayong makikita na ganyan kababang tuition fee pagdating sa mga programa namin dyan sa Canada na yan. So, ang laki-laki po na magiging savings natin. At itong huli na to, ito yung napaka-importante para sa mga Pilipino. Lahat po ng mga programa namin are eligible for post-graduation work permit na 2 to 3 years. Ano ba yung post-graduation work permit na yan o yung PGWP na yan? Yan po yung work permit na ibinibigay sa inyo ng Canadian government pagka-graduate nyo po sa aming eskwelahan. Kung kayo po ay mag-aaral sa amin ng 2 taon, di ba? Bibigyan po kayo ng Canadian government hanggang 3 taon para manatili doon after nyo graduate sa amin. Sa 3 taon na yon, pwede kayo magtrabaho, di ba? Makakaipon na kayo ng bonggang-bongga. Makaka-establish na tayo ng career dyan sa Canada na dyan. At higit sa lahat, once ma-meet nyo ang immigration requirements ng kanilang gobyerno, point system kasi kanila ang kanilang immigration requirements, pwede na kayo mag-apply ng permanent resident doon sa Canada. Ano ba yung permanent resident na yan? Yan yung katumbas ng green card sa Amerika. Sa Amerika, tawag dyan green card. Sa Canada, tawag dyan permanent resident. So, pwede na kayo tumira doon sa Canada forever and ever, di ba? At hindi natatapos yung mga benefits dyan. Kung kayo ho ay may asawa, meron kayong jowa, di ba? Kasal kayo, you're in a same-sex relationship, magka-live-in kayo, yung ating jowa ho, pwede natin silang isama sa Canada. At ang maganda dyan, hindi ho kailangan pang mag-aral ng jowa natin, ikaw lang yung mag-aaral, di ba? Yung ating partner po, magtatrabaho lang siya ng full-time doon. Kung ang visa mo, 2 taon na aral, 3 taon na trabaho, 5 taon yun ha, siya din, ang visa niya, pwedeng 5 taon. At 5 taon din siya na pwede magtrabaho ng full-time. So imagine, ganong kalaki na yung magiging ipon nyo doon, di ba? So lahat ng ginastos nyo papunta dyan sa Canada na yan, nabawi na natin lahat yan, nagka-ipon-ipon pa tayo, di ba? Malamang nakapagpatayo ka na ng bahay sa Pilipinas, nakapagpaaral ka na ng buong barangay natin, tayo mga Pilipino, buong barangay yung mga sagot natin pag nasa isang maibang bansa tayo, di ba? At hindi pa natatapos dyan yan, di ba? Kung kayo ay may mga minor kids, may mga dependent kids na tinatawag natin dyan, pwede natin silang isama sa Canada, okay? At ang maganda dito, libre po yung pag-aaral nila from kinder hanggang mag-high school sila doon. Tandaan ho natin, tayo mga Pilipino, ang pinakamalaking ng budget natin na pupunta sa pag-aaral ng mga anak natin, dito libre po yung pag-aaral nila. At ang pinakamaganda dito, yung educational system po ng Canada, yan po yung ginagaya na modelo ng iba't ibang bansa sa buong mundo kasi nga ang galing-galing ng kanilang educational system. At dyan ho mag-aaral yung mga anak natin. So again, we're giving them a good future, di ba? A good education. Kaya medyo maganda yung ating mga magiging future na mga Junakis natin dyan. So yan ho yung mga benefits kung kayo ho ay mag-aaral sa University of Niagara Falls, Canada. Okay. Pakita ko po sa inyo kung nasan yung location ng aming eskwelahan pagdating dyan sa Niagara Falls. Ito po yung aming school. Okay? Yan po siya. Katabing-katabi po siya ni City Hall ng Canada. Ng Niagara Falls na yan. So, ang dali-dali lang puntahan. Di ba? Sabihin nyo lang, nako, pumunta sa City Hall. So, katabi lang po namin yung City Hall dyan. From our school, ito yung aming eskwelahan, papunta po dito sa Niagara Falls. Ito mismo yung Niagara Falls na nakikita natin na yan. 20 minutes walking distance ho lang siya. Imagine niyo ha, 20 minutes walking distance. Kaya ako kayo nalulungkot, nalulumbay, maglakad lang kayo sa waterfalls, marirelax kayo dyan. Okay? Tapos ito pa, makikita niyo nasa downtown area po kami ng Niagara Falls. Nandiyan dyan ho yung mga pinakamalalaking mga hotel, mga casino, di ba? Mga tourist attractions, restaurant na pwede niyo hong pasukan, di ba? Na hindi ho kayo mahihirapan makahanap ng trabaho. So walking distance lang din siya. At makikita nyo dito yung flag ng Canada at saka yung flag ng Amerika. Itong white line na to, yan yung white line na yan, yan ho yung border ng Canada at saka ng Amerika.
okay? May tinatawag tayo dyan na Rainbow Bridges. So ano ba yung Rainbow Bridges na yan? Mga 4-5 yata yung Rainbow Bridges na yan, okay? Yan po yung nagko-connect sa Canada at saka sa Amerika. Alam nyo, galing sa aming school, papunta sa mga Rainbow Bridges na yan, 5 to 10 minutes lang siya. Imagine, 5 to 10 minutes. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron kayong tourist visa, kukuha kayo ng tourist visa doon, pwede na kayo mag-araw-araw na lumipat sa Amerika, di ba? Ang katabing-katabi ho natin na border is New York na, okay? So, New York border, yung upstate New York na tinatawag natin na yan, okay? So, ano ba yung mga programa na ino-offer namin sa University of Niagara Falls, Canada? Meron ho kaming mga graduate programs, okay? Ito yung mga master's degree na tinatawag natin na perfect sa mga Filipino. Alam nyo, karamihan ho ng mga Filipino na pumupunta sa Canada, bachelor degree holder na. Okay? Kaya perfect na perfect po para sa inyo. At meron din po kami mga undergraduate programs. Ito po yung mga bachelor degree na katulad sa atin, mga 4 taon po siya, di ba? Tapos again, tawag dito kung hindi pa nakakatungtong ng college, kakagraduate pa lang ng high school, o tawag dito mga hindi nakatapos ng college, perfect na perfect po para sa inyo. Okay? Pumunta tayo sa mga graduate programs natin. Bibigyan ko kayo ng background. Sa Pilipinas ho before, diba? Tawag dito nung wala pa kami dun sa market, sabi ko nga sa inyo kanina, ang kinukuha ho ng mga kababayan natin ay yung mga diploma program, graduate certificate, mga graduate diploma. Ang problema ho dun sa mga yon, punong mga vocational program ho siya. So, bachelor degree ka na, tapos bababa ka sa diploma program. Kasi sila ho yung mura dati. Tayo ng skills, makapag-upgrade tayo ng skills na mas mura pa ho compared dun sa mga ino-offer ng ibang eskwelahan sa Canada. Okay. So, pwede na tayo mag-master's degree doon. Okay. At kung magmamahal, mga benefits, di ba? Ano ba yung mga benefits kung kukuha kayo ng mga master's degree dyan sa Canada na yan? Okay. Compared dun sa mga diploma o dun sa mga vocational course na nakagawian na ng mga Pilipino, okay, ng mga kababayan natin. Unang-una ho, mas mataas ho yung mga sweldo ng mga nakatapos ng master's degree sa Canada. Mga 26% to 100% higher ho yan compared sa mga kumuha ng mga vocational courses na katulad ng diploma, mga graduate certificate na yan, o yung mga postgraduate diploma na tinatawag natin. Again, una, 26 to 100% higher. Imagine niyo ha, ang taas ho ng sweldo natin dyan. Okay. Pangalawa, advancement of opportunities. Alam niyo ho, kung kayo ho ay kukuha ng mga diploma nga, tawag dito yung mga vocational na yan, pag graduate niyo ho sa Canada, ang entry niyo po sa job market, entry level positions, di ba? Kasi nga diploma yan, vocational yan. So entry level ka. So ang sweldo mo rin, entry level. Okay? Pero ho, kung kayo ho ay bachelor degree holder na, tapos nag-masters kayo sa Canada, syempre po yung mga masteral degree na yan, tinuturuan tayo kung paano maging leader, paano maging manager na tinatawag natin na yan. So, ibig sabihin yan, pagka-graduate nyo sa amin, pwede na ho na kayo o qualified na kayo na mag-apply ng supervisory position o yung mga management position dyan sa Canada. So, hindi na kayo babalik sa zero. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo kanina na tawag dito na gusto nyo ba kayo yung uutusan o gusto nyo kayo yung mag-uutos, di ba? Kasi kayo yung boss dun sa kumpanya na yan, okay? So, two things. That is the reasons why pag-graduate kayo ng master's degree, qualified na kayong kumuha ng mga management position, kaya mas mataas na ho yung pwede natin maging sweldo kesa ho dun sa mga kumukuha ng mga diploma na yan o yung mga vocational program sa Canada, okay? Tapos, competitive advantages. Siyempre naman, kunwari, ikaw ho yung may-ari ng isang kumpanya o ikaw yung HR ng isang kumpanya. Meron kang isang position na kailangan mong lagyan ng tao, di ba? Meron kang 3 aplikante. Yung isa, naka-diploma, naka-vocational sa Canada. Yung pangalawa, naka-bachelor degree doon. Yung pangatlo, naka-masteral. Sino yung pipiliin mo? Siyempre naman, di ba, you wanted someone with a master's degree. Kasi nga may additional skills yan, may additional knowledge yan o kaalaman, di ba? So, hindi ka na mahihirapan pa. At tandaan natin, ha,
pagdating sa promotions sa mga kumpanya, kahit dito sa atin sa Pilipinas, ang nauuna na promote yung may mga master's degree kaysa doon sa mga lalo-lalo na compared doon sa mga diploma na yan. Pangalawa, yung may mga bachelor degree, yung mga pinopromote natin, di ba? So, competitive advantages. Pagdating sa hiring, mas priority ka doon sa Canada. Pang-apat, pagdating sa promotions, ikaw din yung priority, di ba? Pagdating doon sa mga company na papasukan mo doon. Tapos, networking opportunities. Ito, napaka-importante dito sa Canada. Alam nyo, mga libo-libo ng mga estudyante ang nag-aaral sa mga schools namin, yung mga Pilipino na lumipad doon sa Canada. Tawag dito, nakakausap namin sila, di ba? Nakakakamusta namin. Natatanong namin yung mga trabaho nila, kung paano nila nahanap yung mga trabaho nila dyan sa Canada na yan. Usually, karamihan sa kanila, ang sinasabi, ni-refer ako ng kakilala ko, ni-refer ako ng tita ko, ng mga kamag-anak ko, o yung mga ka-network ko sa Canada ko, yung network na yan, yung mga kakilala nyo, napaka-importante ho yan pagdating sa mga opportunities doon. At ito pa, di ba, tandaan natin, yung mga kumukuha ng mga masters, yan yung may mga pangarap sa buhay, yan yung may gustong marating. Karamihan ng mga nagma-masters, yan ang gusto maging presidente ng mga kumpanya, maging direktor, maging vice president ng mga company. Yan ho yung magiging kaklase natin, yung mga tao na may gustong marating sa buhay. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I'm gonna tell you who you are. Diba? Kung ang mga barkada mo o yung mga ka-network mo, yung sinasabi, pwede na, okay na sa akin to, diba? Pwede na tong ganito. Yun na rin yung nakakahawa yung ganun eh. Pero kung yung mga ka-network natin, diba? Yung mga kaibigan natin, mga go-getter, may mga pangarap, may gustong puntahan sa buhay, diba? Nadadala tayo doon. And again, okay? Pag nagawa nila yon sa utak natin, ay posible pala, pwede pala ako maging presidente, pwede palang tumaas yung posisyon ko. Kaya nga, diba, sabi nga nila, tell me who your network are, and I'm gonna tell you who you are. Okay? Tapos ito pa, higher education preparations. May master's degree ka na, di ba? Isang kembot na lang, may PhD ka na. At saka nga, tandaan natin, karamihan ng mga tao na nasa mataas na posisyon sa mga kumpanya, pati dito sa atin sa Pilipinas, ganyan din eh. May mga postgraduate degree yung mga yan. Sikat katulad yan, kung galing sila sa mga IT field, sa mga engineering, sa mga architect na yan, nung nagba-bachelor degree sila sa Pilipinas, hindi naman sila tinuruan kung paano maging manager. Hindi naman sila tinuruan kung paano mag-manage ng mga kumpanya, ng mga tao-tao na yan, di ba? So kung gusto nilang tumaas yung mga position nila, di ba? Kailangan nilang kumuha ng additional skill, yung mga management na yan. Kaya, di ba, ang pwede lang naman na tawag dito, na pwede sa mga ganyan, di ba? Eh yung may mga master's degree, may mga PhD na tinatawag natin dyan. At sabi ko nga sa inyo, sila ho yung priority pagdating sa mga promotion sa mga kumpanya, di ba? Okay? Tapos pang-anim, improve personal development. Kaya nga tayo nagma-masters, di ba? Kasi nga gusto natin ng, you know, additional knowledge, additional skills, di ba? Yan ang tinuturo doon eh. That pretty much differentiate us, di ba? Compared dun sa ibang mga kasama natin dyan sa mga kumpanya na yan. Tapos ito pa, syempre kung may master's degree ka na, may additional letter ka na sa pangalan mo. Diba? Doon sa mga calling card natin, sa business card, sa mga tao dito, resumes mo, pati yung pagpapakilala sa'yo, diba? May master degree ang mga yan. So nakakatagdag yan ng confidence sa atin. Okay? Tapos ito pa, ito yung I think one of the most important key component ng master's degree, the ability to change career. Alam nyo kasi, pag nasa management position ka na, diba? May mga management skill na tayo na tinatawag, tawag dito, hindi na pinag-uusapan dyan kung anong industriya ka galing. Ang pinag-uusapan na dyan, magaling ka ba na leader? Magaling ka ba mag-manage ng tao? Magaling ka mag-manage ng negosyo, di ba? So wala nang pakialam dyan kasi nga, ang labanan na dito, eh kung ganong kagaling ka na manager. So ibig sabihin na to, pwede na tayong lumipat kahit anong industriya. Kasi napatunayan na natin na magaling tayo na manager, eh, di ba? So it opens the whole universe sa atin pagdating sa ating mga career.
pang-apat, okay, enhance credibility, 'di ba? Pag may master's degree ka na, kino-consider ka na as an expert doon sa mga industriya na 'yan, okay? Actually, nadadagdagan yung mga respeto sa atin saka yung credibility nga natin. Even sa ating pamilya, 'di ba? Yung nanay natin, yung mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, pati yung mga kasama natin sa trabaho, pag nalaman nila may master's degree ka, 'di ba? Ibang level na yung dating nila. Grabe na yung respeto. Pero alam nyo, ito yung I think the last point. Bakit kayo kukuha ng master's degree sa Canada kung gusto nyo maging permanent resident doon? Okay? Alam nyo, kung kukuha kayo ng mga diploma o mga vocational lang dyan sa Canada, may mga points yan eh, di ba? Sa Canada kasi, kung gusto nyo maging permanent resident doon, you have to meet yung mga immigration points na tinatawag nila. And tawag dito, at pag nag-aral ka doon, binibigyan ka nila ng mga points. May points yan eh. Pag mga diploma yan, mga tawag dito, mga vocational, 15 points. Alam nyo ba, pag mag-master's kayo o mag-bachelor degree kayo sa Canada, 30 points ang binibigay sa inyo para ma-meet nyo yung mga immigration points na nire-record ng kanilang gobyerno. And what you could do is actually talk to Visa Center para ma-explain sa inyo to ng mahabang-mahaba. Di ba? Kasi bawal ako mag-explain or mag-expound ng ganyan ng bonggam-bongga. So sila yung mag-explain sa inyo bakit master at gano'ng ka-importante yung 30 points na yan. Kasi tandaan nyo, pag mas mataas yung points nyo, di ba, mas madali nyo ma-reach yung mga points requirements para makapag-apply kayo ng permanent resident dyan sa Canada. I'm telling you, mahirap makuha yung mga points na yan. Okay? Tapos gumawa ako ng graph, di ba? Magkano ba yung mga entry-level salary natin? Depende kung anong college level ang kinuha natin doon, yung mga college-level program. Makikita nyo dito, kung kukuha kayo ng certificate o saka ng mga diploma dyan sa Canada na yan, ito yung mga vocational courses, ha? Ang ating entry-level salary, $35,000 Canadian dollars sa isang taon. Okay? Kung ikaw naman ay bachelor degree holder, 42,000 pataas ang pwede natin maging sweldo, yung entry-level salary natin. Pero makikita nyo dito, kung ikaw ay nag-master's degree, may bachelor degree ka na, kumuha ka ng master's degree sa Canada, 65,000 to 70,000 Canadian dollars ang pwede nyo kitain sa isang taon. Di ba? Entry-level salary lang yan ng master's degree. Doble po, di ba, ang kikitain nyo sa master's degree compare sa kukuha kayo ng mga diploma sa Canada. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, napaka-importante kung kayo ay bachelor degree na, huwag na kayo mag-downgrade sa mga diploma, di ba? Hindi nyo na kailangan niya o sa mga vocational, mag-top up na kayo. Kasi nga, dyan nakasalalay yung magiging future nyo sa Canada. Ano ba? Gusto nyo isang kahig o isang tuka kayo doon? O gusto nyo makabili kayo ng iPhone ng cash? Diba? So yan yung napaka-importante sa lahat. Gusto nyo ba mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin, mga kamag-anak natin, makapagpadala pa kayo ng pera sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas? So that's the difference between kung anong programa yung kukuhanin nyo sa Canada. Okay? So hope it pretty much open your eyes kung gano'ng ka-importante na nagta-top up tayo ng skills o nag-upgrade tayo ng skills pagdating dyan sa Canada na yan. Okay? So pumunta na tayo sa mga programa na ino-offer namin. Okay? Itong programa na to, perfect to basta sa bawat isa sa inyo, basta bachelor degree holder kayo. Kahit ano ho yung background nyo, kung kayo ay isang police, teacher, sundalo, tawag dito, HRM kayo, di ba? Tawag IT kayo, doktor, nurse tayo dyan, engineer ka, pwede ko kayong kumuha ng Masters of Management. Kasi nga, di ba yung Masters of Management na to, tinuturuan kayo kung paano mag-manage ng tao, manage ng kumpanya, ng negosyo, paano mag-manage ng mga proyekto na yan, o yung mga project na tinatawag natin. Tandaan natin, di ba, katulad ng nurse, katulad ng mga doktor, nung nag-bachelor degree nga sila, hindi nga sila tinuruan kung paano mag-manage, di ba, ng mga tao. E paano kung gusto nilang tumaas yung position nila sa ospital, maging head ng department, head ng unit, di ba? Maging director ng ospital na yan, kailangan nila ng management skill, di ba? Kasi nga, wala naman tinuro sa kanila kung paano maging maayos na leader o maayos na manager. Kaya pareho lang dito sa mga IT, sa mga doktor, ay sa mga teacher, sa mga police, sundalo na yan. Lahat ho pwedeng kumuha ng Masters of Management. So again, kahit ano ho yung background natin, pwede ho tayong kumuha ng Masters of Management. At ito pa, meron kaming dalawang specialization. One is emerging technology. Pangalawa, entrepreneurship. Paano naman kung ikaw ay may master's degree na?
di ba? Paano naman kung may PhD ka na? O kaya, tao dito, pwede ka pa ba mag-apply ng Masters of Management namin? Siyempre naman. Kasi nga, pwede kayo mamili ng specialization. Una, emerging technology. Di ba, sabi ko nga sa inyo sa Pilipinas, yung mga curriculum natin dito, pang kopong-kopong na, hindi updated sa mga digital needs ng mga employers sa buong mundo. Di ba? Dito ko, pwede nyo sabihin na, kakaiba ho yung curriculum namin compare sa mga curriculum sa Pilipinas. Kaya perfect ho to kahit kanino. Tapos, entrepreneurship, may negosyo ka, sari-sari store ka, nagbabayan-sell-bayan-sell ka, IT ka, gusto mo magtayo ng sarili mong kumpanya, engineer ka, syempre, marunong ka mag-engineer, pero hindi ka naman marunong mag-negosyo, di ba? Tawag dito, so kahit sino ho, pwedeng kumuha ng entrepreneurship, it's either may negosyo na kayo, o magtatayo kayo ng negosyo pa in the future. So again, dalawa ho yung choices natin. Pumunta naman tayo sa magkano. Sabi ko nga sa inyo kanina, kami ho yung may pinakamababang tuition fee pagdating sa mga programa na ino-offer namin dito. Wala kayong makikita na ganyang kababang tuition fee sa Canada. Ang tuition fee ho namin sa dalawang taon na programa namin is 31,000 Canadian dollars. Alam niyo ba yung 31,000 na yan? Compare mo ho sa ibang university sa Canada, ang per year, isang taon lang ho yan, di ba? Sa kanila ho, 30,000 per year. Kami ho, 30,000, dalawang taon na ho yan. Tapos all in na. Kasama na yung mga insurance dyan, yung mga miscellaneous fees na tinatawag natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, 50% ho na mas mura kami compare sa mga ibang eskwelahan dyan na nag-o-offer ng master's degree. Pumunta naman tayo dun sa mga nag-o-offer ng mga vocational. Karamihan ho dito sa atin, ino-offer, baka kinukuha ng mga kababayan natin sa Canada vocational program, di ba? Tawag dito, yung mga diploma na yan, graduate certificate, graduate diploma, mga vocational program yung mga yan, okay? Ang tuition fee nila, di ba, na binabayaran natin, mga around 16,000 hanggang 22,000 sa isang taon. Imagine, o ang average yun ha, 16,000 to 22,000 sa isang taon. Alam nyo ba kung magkano lang kami? 15,600. Mas mura pa ho na mag-master's degree kayo kesa kumuha kayo ng mga diploma, ng mga vocational course sa Canada. Kaya kayo, kung may bachelor degree na kayo, make sure, di ba, na nagta-top up ho tayo ng skills natin, nag-upgrade ho tayo sa master's. Sabi ko nga sa inyo, di ba, 100% higher ang sweldo natin kesa sa mga diploma na yan. Tapangalawa, mas iko yung preference ng mga kumpanya doon, di ba, na i-hire kesa doon sa mga naka-bachelor degree, kesa doon sa mga naka-diploma na yan. The difference between iko yung uutusan o iko yung mag-uutos, di ba? Entry level ka ba o papasok ka sa workforce as a manager doon sa Canada? Lalong-lalo na kung managerial position na yung mga trabaho mo sa ibang bansa o dito sa atin sa Pilipinas, ang hirap bumalik sa zero. And of course, sabi ko nga sa inyo kanina, siyempre kaya nga kayo pupunta doon, di ba? Gusto nyong mag-apply ng permanent resident o magka-green card na dyan sa Canada na yan. So dito, mas mataas po yung points ng master's kesa sa mga diploma programs na yan. Okay? At pumunta naman tayo, kailangan nyo ba siyang bayaran yung tuition fee natin na isang taon na buo? Hindi nyo kailangan bayaran yung buo yung tuition fee nyo. Ang babayaran nyo lang po sa amin, isang semester muna. Okay? One sem muna. Yung mga natitira dyan na mga tuition fee nyo sa susunod na term, kung ano yung kinita nyo sa Canada, doon nyo na lang ibang bayad yung mga tuition fee nyo. Pero dito sa Pilipinas, ang ilalabas nyo lang ay 6,239. Okay? Ang maganda dito, hindi nyo naman kailangan ilabas agad-agad yung 6,000 na yan. Ang deposit lang mo na hinihingi ng school namin para magkaroon kayo ng LOA o yung letter of acceptance na pang-apply ho sa immigration ay 3,000 Canadian dollars. So 3,000 lang ho ha, 3,000 Canadian dollars yung mga taga-UAE dyan, kayang-kaya nyo to. 3,000 Canadian dollars, mag-apply na ho kayo ng visa. Pag nakuha niya yung visa niyo, mga isang buwan bago kayo linutumipad sa Canada, saka niyo bayaran yung natitira na 3,239, di ba? So hindi agad-agad maglalabas kayo ng bonggang-bongga. Yung mga ibang eskwelahan sa Canada, ang hinihingi nila na deposit para makapasok ka sa klase, di ba? Nila at maka-enroll ka sa kanila, 8,000. Vocational lang yun ha, 8,000. Hanggang 11,000 in a year, 11,000 per semester ang pinapalabas sa inyo.
sa amin ho, 6,000 lang, di ba? Tapos initially, 3,000 lang siya. So, hindi ho masakit sa bulsa natin. So, kaabot-abot na ho yun ang inyong Canadian dreams, di ba? Kasi nga, affordable na affordable po kami. Pumunta naman ho kami, tayo dun sa pangalawang programa natin. Alam niyo po, itong data analytics na to, pang-apat siya sa may pinakamalaking sweldo. Okay, pagdating dyan sa Canada at saka buong mundo, malaki talaga yung mga sweldo ng mga data analyst o yung mga data scientist na tinatawag natin. Ano ba yung kakaiba namin compared dun sa mga ibang eskwelahan sa Canada na nag-o-offer ng data analytics sa Pilipinas? Lahat ho ng mga nag-o-offer ng mga ibang eskwelahan sa Pilipinas, puno mga vocational ho yung binibigay sa inyo. Kami ho, master's degree na. Kami lang ho yung nag-o-offer ng mga master's degree of data analytics sa ating mga kababayan. So bakit ka mag-vocational kung pwede ka naman mag-masteral o qualified ka na magkaroon ng master's degree? Tandaan nyo ha, pang-apat ho siya sa isa pinakamalaking sweldo pagdating dyan sa Canada na yan. Okay? Pumunta na tayo sa magkano. Okay? Ang tuition fee ho namin sa dalawang taon is 35,000 Canadian dollars for 2 years. Isang taon ho per year, di ba, nasa 17,500 ho kami. Yung mga ibang programa ko na mga vocational na in-offer sa ating mga Pilipino, nasa mga 19,000 to 25,000 siya sa ibang isa-isang taon. Imagine niyo ha, vocational na mas mahal pa siya sa amin. Tapos ito, master's degree. Kung sumusweldo kayo na 100,000 dito, di ba, sa mga tao dito, vocational na yan, dito sa master's degree, malamang mas doble pa ang pwede niyong sweldohin, di ba? Kasi nga, naka-master's degree ka na. Tapos ang pasok mo na sa job market, di ba, managerial positions or supervisory position na tayo. So, huge, huge difference po, okay? At kung kayo naman ay walang ganong kalaking pera, di ba, dito kayo mamamangha. Ito po yung master's degree sa Canada na may pinakamababang tuition fee. Again, the master's degree na may pinakamababa ang tuition fee. Master of Arts in Digital Media at Global Communications. Again, Master of Arts in Digital Media at Global Communications. Alam nyo, social lang yung pangalan na yan. Pero alam nyo, ang tawag lang natin dyan, kung magay ko ano yung parehong programa sa Pilipinas, is digital marketing or digital business na tinatawag natin. Okay? Kaya kung gusto nyo mag-digital marketing sa Canada, ito po yung kuhanin natin. At ito ho ang may pinakamababa kami na tuition fee. Magkano siya? 28,749. Dalawang taon na ho yan. Okay? Lumalabas lang yan, 14,000, magkano lang to, 400 in a year. 14,400 in a year. Wala ho kayo makikita ng ganyang kababang tuition fee na master's. Okay? Master's degree na ho yan, ha? Yung mga diploma nga, magkano, di ba? Yung mga vocational, nasa 15,000 to 22,000 sila sa iba. Okay, tapos eto pa, pumunta tayo, magkano ba yung babayaran nyo para makapasok kayo sa klase na, kumaga, diretso na kayo sa klase nito, 5,749. I-compare nyo sa iba, pinakamababaho na ho na ilalabas nyo. Initially, pagpunta dyan sa Canada, 8,000. Sa amin ho, 5,749. Ang laki ho ng difference niyan, mga isang almost 100,000 ho yung mga difference niya, 'di ba? So ibig sabihin nito, hindi ho kayo maglalabas ng ganung kalaki. Ang deposit nga natin 3,000 lang, 'di ba? Pag nakakuha na kayo ng visa sa Canada, ang ilalabas nyo na lang 2,700 Canadian dollars. Kayang-kaya ho natin 'yan. Okay? So again, ito ho ang may pinakamurang tuition fee. Kaya kung kayo ay medyo hindi ganun kalaki yung budget nyo, ito po yung kuhanin natin na programa. Okay, ano ba yung mga kailangan natin para makapag-apply ho kayo sa mga master's degree namin? Ang gawin nyo po, tawag dito, mag-submit ho kayo ng mga dokumento sa Visa Center. Sila na ho yung mag-a-apply sa aming school, di ba? Sa aming website. Okay, wala ho kaming application fee. Okay? Usually sa Canada, 150 to 200 yung mga application fee. Basta ho kayo ay Filipino citizen, mag-apply through kayo kay Visa Center, libre na ho yung application fee na yan. Makakatipid kayo ng 6,000 or hanggang 8,000 pesos. Okay? Tapos kailangan, syempre, meron kayong passport, meron kami yung resume, isubmit nyo ho yan. Tapos ito pa, ang tanong, kailangan ba dito na meron kang management history? Kailangan ba meron kang supervisory position na dati, di ba? O may mga job experience ka na, hindi ho namin kailangan yung mga yon. Ang kailangan lang ho namin, isa ho kayong bachelor degree holder, meron ho kayong diploma na hawak, meron ho kayong transcript of record na hawak, may passport ho tayo, may CV kayo,
At ito pa ang pinakamaganda sa lahat. Hindi nyo ho kailangan mag-English test. Isa ho yan sa reasons bakit nahihirapan ho yung mga Pilipino na kumuha ng master's degree sa Canada kasi nire-required sila na mag-English test o mag-IELTS, IELTS na yan. Ngayon po, hindi nyo ho kailangan mag-IELTS. Ang kailangan nyo lang ho ay kumuha ho kayo ng Certificate of English as a Medium of Instructions na galing sa inyong mga school. Dito sa atin sa Pilipinas, from kinder, high school hanggang mag-PhD tayo, ang ginagamit na pagtuturo sa atin, English. Ang mga libro natin, English, di ba? So pumunta lang kayo sa registrar, sabihin nyo sa kanila, pengi naman ako ng MOI na yan o yung Certificate of English na yan as a Medium of Instructions, di ba? Nagbibigay ho sila halos lahat, okay, ng mga school. At ito pa, yung mga IELTS na yan, gagastos ka ng mga 12,000 hanggang 15,000 pesos. Dito ho, 150, 50 pesos lang yung mga certificate na yan. At karamihan sa mga eskwelahan, hindi ho nagpapabayad. So, ang laki na ho ng matitipid natin. So, again, hindi nyo ho kailangan mag-English test, okay? Ano ba yung mga dokumento na kailangan nyo i-submit para makapasok kayo sa school namin? Diploma po, transcript of record, passport, MOI, at saka yung resume. So, isasubmit nyo ho yan kay Visa Center, tapos sila ho yung magsasubmit sa aming mga website. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kailangan tumulay sa alambre, kumain ng apoy, para makapasok kayo sa school namin. Imagine, walang IELTS. Mura yung tuition fee namin. Hindi nyo kailangan, hindi mo, ito pa yung huli sa lahat, yung grades. Pasang-awa lang ang kailangan namin. Yung ibang eskwelahan mo, yung ibang university doon, kailangan yung mga grades mo pang summa cum laude, pag magna cum laude na tinatawag natin, yung mga pang honor-honor. Sa amin ho, 83%, pwede na ho kayo, di ba, sa amin. Kung 82, 81, 80% kayo, isubmit nyo pa rin. I-try natin i-justify yung mga yan. So again, stress lang ho ang kailangan namin, okay? Para makapasok kayo sa aming school. So hindi nga kailangan tumulay sa alambre o kaya tao dito, maglakad sa mga bubog-bubog na yan para makapasok sa aming schools, okay? So ang tanong, kailan kayo ba pwede mag-apply sa amin? Pwede na kayo mag-apply sa amin ngayon, pero kailan yung mga klase namin? Meron kaming April intake ngayon taon na to at meron kaming October intake po sa 2024. Sa 2025 naman, pwede kayo mag-January, pwede kayo mag-April, ano pa ba yung susunod, July, and of course, an October intake. So sa 2025, apat na ho ang magiging intake namin. Okay, so paano naman yung mga estudyante natin na kaka-graduate lang ng high school, di ba? O yung mga estudyante natin na hindi nakatapos ng college, ito ho yung mga programa na perfect sa inyo. Ito yung mga undergraduate programs natin. Okay? Pareho to sa atin sa Pilipinas. Ito yung mga bachelor degree na apat na taon, di ba? Tayo mga Pilipino, halos, di ba, pagdating sa mga you know, ayaw natin kumuha ng mga vocational. Kung may pera tayo, di ba, yung mga magulang natin, magtitipid ng bonggang-bongga o tayo, magtitipid tayo ng bonggang-bongga para mabigyan natin yung mga anak natin, mga kapatid natin, yung mga pamangkin natin na magandang educations. At para sa atin, kailangan bachelor degree yon. Kasi medyo snap tayo pagdating sa mga diploma-diploma na yan. So, bachelor degree. Alam natin kasi pag may bachelor degree ka, mas malayo yung mararating natin sa buhay o sa mga career natin. It's gonna be a better future para sa atin. Okay? So, ano ba yung mga programa natin? Bachelor of Business Administration. Alam niyo, karamihan ng mga Pilipino na nag-aaral sa ibang bansa, puno mga business administrations or business management ang kinukuha nila. So itong apat na taon na programa na ito, dalawa ho yung majors na to. Digital economy at saka digital marketing kasi ngayon ang uso-uso ngayon, di ba? Hindi na kailangan, pag wala kang alam sa digital-digital na yan, ako, hindi ka kukuhanin ng mga kumpanya ngayon. So everything is digital right now. Tapos meron naman kami sa healthcare, okay? Bachelor of Science in Biomedical Sciences, okay? So ito yung kung gusto mo magtrabaho sa mga sa medical field, sa healthcare sectors, di ba? Gusto mo nasa biotechnology ka, pwedeng-pwede ka dito. At ito rin yung programa na pwede mong gawin na pre-med. Kung gusto mo maging doktor sa Canada, sa USA, sa South America, pwede mo itong kuhanin, okay, na pre-med. Alam nyo, sa Canada, sa lima na pinakamalaking sweldo doon, apat doon mga doktor. Again, the highest paying job in Canada, isa doon yung data analytics, yung binanggit ko kanina.
yung apat doon puro mga doktor, ang mga matataas ang mga sweldo doon. Kaya kung gusto nyo maging successful at umaman sa Canada, nako, mag-med school kayo doon. At ito ho yung kailangan yung kuhanin na pre-med bago kayo mag-apply ng tawag dito sa mga medical school doon sa Canada. Alam nyo kasi sa atin sa Pilipinas, di ba, yung mga medical program natin, pagdating sa Canada, hindi siya nire-recognize yung mga medical program. Yung mga nurse natin na pumupunta doon, ang trabaho, caregiver, di ba? Yung mga, meron akong nalaman, mga doktor doon, ang mga trabaho, mga nasa factory. O kaya yung isa, mga nag-Uber-Uber, napanood ko yun sa YouTube eh. Kasi nga yung kung doktor ka sa Pilipinas, pagpunta mo sa Canada, hindi nire-recognize yung pagiging doktor mo doon, mag-aaral ka ulit, di ba? So dito, tawag dito, bakit 'di ba it's a good stepping stone kung gusto natin maging successful sa Canada, kasi nga yung sa amin nire-recognize po yan doon sa Canada na yan. So pumunta tayo sa tuition fee. Magkano ba yung mga tuition fee namin? Sa Bachelor of Business Administration po, 14,600 in a year. So times 4 yan kasi apat na taon. Alam niyo, mura na ho yan, 'di ba, compare sa mga ibang university sa Canada. Sa business biomedical sciences naman namin, nasa 21,000 in a year times 4 po siya, 'di ba, kasi 4 years siya. So I'm telling you, the lowest tuition fee ho yan compared dun sa mga ibang bachelor degree sa Canada para sa mga foreign students. Okay? So ang tanong, ano ba yung mga kailangan nyo para makapasok kayo sa mga sa bachelor degree na ito? Unang-una, kailangan ho K-12 graduate tayo. Again, basta kayo ay K-12 graduate, 83 at pataas ang grades natin, you could apply. Paano naman yung mga tao dito hindi nakatapos ng college, di ba? Tao dito, basta ho may one-year college kayo, tapos naka-old curriculum tayo, pwede ho tayo dito makapasok. Okay? So 83% din yung grades natin. So that pretty much ends my presentations. I'm turning you over to Junie so we could do the Q&A na. Okay? Okay, so we are back. Ayan, wait lang. Ayusin lang natin ang ating graphics. Ayan, para sa mga viewers po natin, ito na, pinakahihintay ng lahat. Siyempre, ang ating question and answer. Miss Lobby, una sa lahat, thank you so much muna for that presentation. Very detailed. Ang bongga ba? Oo. Sobra. You know what? Alam mo, pareho natin yan. Alam mo, kami kini Junie, magkasundo kami. Kasi nga, di ba, we wanted to, you know, what you like about Junie, talaga sinasprangka siya, tapos on point. Lagi siyang on point. Kung ano yung mga kailangan nyo, diretso-diretso, di ba? And that's what we wanted to do, di ba? We wanted to give you, yung walang chikadora, di ba? Walang mga palabok-palabok. Ito yung totoo. Ito yung nangyayari, di ba? Tawag dito, at ito yung mga better options para sa inyo. Mm-mm. Okay, so ito nakita natin guys, no, yung difference, syempre, kapag masteral or nag-masters ka sa Canada, syempre, lahat naman tayo nag-i-invest, correct, sa education natin. But okay, of course, alam natin na this is the best investment na meron ka kasi imagine after you graduated, ano yung naghihintay sa'yo? So when it comes to job positions, mas higher yung position mo. Plus, syempre, yung salary, kasi mas higher yung position na po pwede mong applyan, mas malaki yung sasahurin mo. So as of now, ang conversion ha, just to update lang yung mga viewers lang natin, Miss Lobby. Yung conversion guys ng Canadian dollar to Philippine peso is nasa 41.59. But yung mga nasa United Arab Emirates naman, ang value po niyan is nasa 2.74 UAE. Yan, just to give them an update para sa mga viewers natin. So, at least, titingnan po natin guys, ano muna yung mga advantages? Pahingahin muna natin ng konti si Miss Lovey kasi medyo mahaba-haba yung kanyang presentation para makapag-water muna siya or wine. Okay, number one, nag-aaral tayo simply because we wanted improvement, di ba, doon sa ating profile. Okay, kasi syempre, alam naman natin, there are some positions talaga, no, na if you really wanted to get that, kailangan mo ng super ganda na portfolio mo talaga. And if you graduated, nag-master ka pa sa Canada, then I think no more questions na, no, when it comes to, let's say, applying for whatever position na gusto mong kunin. Pero, kapag nag-aaral na po kasi kayo sa Canada, yun lang yung advantages noon, na kapag plano mo na magstay pa longer sa Canada, then there are so many ways that it can actually help you guys with your permanent residency. Pero pag-uusapan na lang natin yan later on. Or,
yung team po ng The Visa Center will help you guys kasi like I said, we are offering free assessment and consultation. So all you need to do is i-message nyo po ang Facebook page na pinapanooran nyo ngayon. I think naka-live tayo sa 8 Facebook pages ng The Visa Center except for Batangas. Okay, but if you already following yung Batangas Facebook page natin or you already have an initial conversation with our immigration or education consultant, better to get back to them and tell them po kung kailan kayo available for free assessment and consultation. Ano ba nangyayari sa consultation, sa assessment? Well, dito guys, sinicheck ng The Visa Center yung eligibility nyo sa pathway na i-a-avail nyo. Okay? Kung qualified ba kayo? Ano ba yung kailangan nyo mga documents to kailanganin nyo syempre sa inyong application. Kailangan din namin malaman ano yung purpose, bakit kayo mag-aaral. Okay? Kasi with that, mabibigay namin sa inyo ano yung tamang program na para sa inyo. But of course, sa nakikita natin kanina sa list of yung mga courses na ino-offer taon ito, syempre dito sa University of Niagara, ano siya, itong kagandahan ano, kasi kumbaga parang may mga courses na binanggit kanina si Miss Lobby na it can be availed by anyone. Pwede mag-enroll kahit ano pa yung background mo ngayon, pwedeng-pwede ka doon. Okay? So ito, basa muna tayo ng ilan sa mga aso ito. Oh, ito na. So, we are back. Ayan. Okay, nagloloko yung internet natin. But anyway, sabi dito kanina ni Anne, ni Ami Panlag, or Panilag, sabi niya, good PM. Have not heard clearly the tuition fee percent for the Masters of Management. How much po yun? Ayan. Ayan. Miss Lobby, this is a very good question. So, interested na si Miss Lobby. Nasa mga 6,200 lang siya per term. So, times 5 mo lang din siya. So, ang baba niya lang. Di ba, Juni, sa ibang school, I know, ang dami-dami yung mga partners na other institutions in Canada. Karamihan sa kanila, ang nire-record nila, pinakamababa, 8,000. Pinaka, medyo mga 11,000 pa, di ba? Na para sa mga per term nila. Ganun-ganun kalaki yung mga tuition fee. Sa amin, 6,000 lang. Di ba? 6,200 lang ang ilalabas nyo. Pwede na kayong pumasok sa klase sa amin doon. Tapos hindi pa naman yun, kailangan mo bang ilabas yung 6,000 na yun agad-agad? Hindi po. Mag-deposit lang kayo sa amin ng 3,000. 3,000 ka, di ba? Tapos bibigyan na namin kayo ng letter of acceptance. Yung letter of acceptance na yan, yan ho yung gagamitin nyo at ng Visa Center para i-apply ho kayo ng visa sa Canada. Pag nagkaroon na kayo ng visa sa Canada, bumalik kayo sa school, bayaran nyo ho yung natitira bago kayo lumipad. So, ibig sabihin no, yung 6,000, hindi nyo ho yung ilalabas basta-basta, di ba? O agad-agad. So, hahatiin muna natin yan. Maglabas muna tayo ng maliit. Tapos, you could be able to apply, di ba? Pero, another thing that you have to consider, the higher your deposit is, di ba? The higher the visa approval rate doon sa Canada. Di ba, Junie? Kasi tayo mga Pilipino, kahit naman saan, kahit sa UAE, di ba? Sa Saudi Arabia, mahilig tayo mag-TNT. Yan ang problema sa atin sa mga Pilipino. TNT. So, lahat ng immigration, naka-red flag tayo, di ba? And one way na tawag dito na kayo ay hindi pagdudahan ng immigration, magyabang tayo ng konti, di ba? Maglagay kayo ng
magbayad muna kayo ng malaki na tuition fee. Pa, siyempre, sabihin ng immigration sa inyo, aba, may datong to, di ba? Bayad ang isang semester, parang ganun-ganun-ganun. Hindi yung mag-TNT dito, mga ganun-ganun. So, nalilesan yung pagdududa, okay? Oo, so, tsaka baka Miss Nobby, no? Tsaka mali mo, ilan sa mga viewers natin ngayon, hindi po mababa ang viewers natin, ha? Maaring ilan sa mga viewers natin, talagang ready na sila. They are just waiting for this opportunity na why not magmasteral na lang ako, di ba? At saka it follows sa kanyang next question na sinasabi niya rito, alin po ba ang mas mabilis makahanap ng work sa Canada, yung holder ng diploma or yung masters in management? Ayan, thank you. Eh Miss Labi, kasi alam ko you've been visiting, di ba, yung Canada mismo, ang dami connection mo doon personally and all. So yun nga, this is a very good question. So when it comes to getting a job or yung pagdating sa taon nito sa hireable, okay, na profile, yun, mas okay ba na diploma lang or mas better talaga kapag naka-masters ka talaga? Sa akin, di ba, lahat naman tayo, katulad ako, nagsimula ako dun sa career ko, di ba, entry-level positions, di ba, yung pasok natin dyan. Pero tandaan natin, it doesn't end there, di ba? Kasi nga gusto natin tumaas yung position natin. Alam, ayoko naman forever na ako yung nag-stapler doon forever, no, mga, 'di ba? Yung mga entry level na 'yan. So we wanted, hindi lang kasi simple yung sagot niya on how easy is to find a job, 'di ba? Nasa tao din 'yun kung maghahanap ng trabaho. Alam mo, Junie, tawa ko ng tawa kasi meron akong estudyante, hindi makahanap ng trabaho doon. Tinanong kung bakit? Kasi hindi naman daw siya naghahanap ng trabaho. 'Di ba? Another thing na ganun. Tapos, you know, nahirap siya. Paano kung magkakatrabaho na hindi ka nakakahanap ng trabaho o hindi ka nakahanap ng trabaho sa tamang, you know, sa tamang kung saan ka nakahanap ng trabaho. Uh-oh. So maraming mga factor yan. Pero at the end of the day, kahit naman sa atin dito sa Pilipinas, di ba, in-explain ko nga sa inyo, ilagay mo yung position mo sa may-ari ng kumpanya. Diba? O dun sa HR ng kumpanya. Sino yung i-hire mo? Yung naka-diploma o yung naka-masters o naka-bachelor? Diba? You know, napaka-logical niyan, di ba? Hindi mo you would look for someone with higher qualification talaga. Priority sila. Unfortunately, true. You know. Higher qualification. At hindi lang din yun. Pag nakapasok ka sa kumpanya, sino ang unang ipopromote? Yung may diploma na naka-vocational o yung naka-masters? Di ba? Yung master's degree, ako, habang nag-aaral ka ng master's, iba't iba yung mga pinapasok sa utak mo na mga skills o yung mga knowledge na yan, di ba? So, that's another thing pa. Yung network, di ba, Junie? Napaka-importante yung networking na yan. Tawag dito, karamihan sa Canada, yung mga estudyante natin, yung mga kakilala nila, yung mga nag-refer sa kanila. Okay? Siyempre, kung yung mga kakilala mo lahat diploma, edi ang trabaho na i-refer sa'yo yung pang-diploma. Pero pag ang mga classmate mo, mga winner, gusto maging manager, di ba? Mga director dun sa kumpanya, siyempre, i-refer ka dun sa mga director positions o dun sa mga management position na yan, di ba? Yeah. Okay, so networking is also very important. So, ang dami-daming component yan at ang daming-daming positive, what you call this, pagdating dyan sa mga masteral program na yan. At nakita naman natin yung sweldo, di ba? Huwag na natin ilagay yan sa Canada. Inilagay na lang natin yan sa UAE as well, di ba? Ilagay din natin yan sa Pilipinas setting. Okay? Sino ang i-hire mo rin dito, di ba? Sino yung... alam natin pag may master degree yung mga kaklas, yung mga kasama natin sa kumpanya, kinakabahan na tayo, di ba? Kasi alam natin, putek, pag na-promote to, ito ang unang-unang kukuhanin, di ba? Parang, you know, that's pretty much... Pero Ms. Chloe, yung question natin, kasi I know some of our viewers are mga regular viewers na natin, ano, so we keep on mentioning kasi itong PGWP na kapag nag-aral sila ng 2 years course sa Canada, ayan, so parang automatic, kapag lalo na pang eligible yung course nila or yung school nila for PGWP, okay. How about yung sa university version naman aside? Let's say, nag-take ako ng master's degree dyan sa Canada. Talking about PGWP, pwede rin ba yan na makapag-extend ako ng another years? Alam nyo, ito yung perfect sa amin, di ba? Yung ibang eskwelahan, 2 taon sila para makakuha ka ng 2 to 3 years na PGWP. Yung programa ko namin, 1 at kalahating taon lang. Okay. Okay, pero ang post-graduation work permit niya o yung work permit na binibigay sa inyo pagka-graduate niyo, 2 to 3 years, pero karamihan yan 3 taon, di ba? So, hindi na kayo magtatagal. So, ibig sabihin yun, basta ma-meet niyo yung mga points kaagad-agad, pwede na kayo mag-apply na permanent resident doon. At saka, I don't want to talk about, di ba, immigration pathway, okay? Papunta doon sa Canada kasi bawal sa akin yun. Pero ito yung goal niyo. Pumunta kayo sa visa center, tanungin nyo sa kanila kung gaano ka-importante ang supervisory role. Okay?
sa pag-a-apply ng permanent resident sa Canada. Kit, ano yan ha? Kung may management position ka, may supervisory role ka, ganong kalaki yung points nun sa ganong kabilis na pag-permanent resident ka sa Canada. Binibigyan ko na kayo ng konting tips. Ayoko lang siya i-discuss kasi bawal sa akin. Mawawalan ako ng trabaho. Don't worry po. Yung team namin, again, like I said, dito ka po sa ticker natin, no? We are offering eligibility assessment and consultation. I-message nyo lang po ang team natin dyan. Ayan, sa kung saan mga Facebook page kayo nanonood. Ito, Ms. Lobby, I think I have to show this. Ayan, maraming natutuwa sa iyo. Si Ryan Ronel Baco, sabi niya, nice speaking, Ms. Lobby. Natatawa siya. Kasi nga, syempre, no, very casual yung pakikipag-usap. Oh, diba? Yung mga Filipino viewers natin, talagang pwedeng nila, parang tropa lang nila yung kausap nila. And another one from Lizelle Talion, sabi niya, wow, ang clear po ng pagpapaliwanag niyo. Good job po. Ayan. Salamat, salamat, di ba? Because we wanted to give you the best, di ba? And again, it's good that, you know, asanay na kami ni Junie na may pag-usap sa isa't isa. And pareho nga din yung ano namin, yung goal namin is to make it possible na, alam nyo, kahit naman ako, di ba, you know, when I listen to this kind of webinar, tinutulugan ko eh, di ba? Kasi yung mga, you know, most of the people, hindi naman nag-i-impart ng tamang information, di ba? Nagbabasa lang, o kaya yung mga information nila, hindi ko rin iintindihan eh, di ba? So sa amin, you know, as your host, di ba, today, you know, as a guest as well here, we wanted to make sure na nakukuha natin, nagigets nyo, di ba, kung ano yung sinasabi namin dito. Okay, so ito mga guys, nakita naman natin na it is very affordable, ayan po, sa tawag nito, sa University of Niagara Falls. So nakita natin, 3,000 lang yung kailangan nyo po na initial payment. 6,000 Canadian dollar lang po ang tuition fee. And then ito may mga viewers na tayo from Quezon City. And then ito yung question about qualification, Ms. Lobby. Ulitin lang natin para sa ating mga late tuners. Pag undergraduate po ng high school, pwede po ba? Or Ms. Lobby, ano ba yung kailangan ba nakagraduate ng college, 4 years course in the Philippines, bago sila mag-masters? Okay, dalawa yung ano namin, 'di ba? Yung mga programs namin, isang graduate programs, 'di ba, master's degree at saka isang bachelor degree. Ito ha, pag bachelor degree ka, kailangan K-12 graduates ka o at least kung old curriculum ka, meron kang 1 year of college. Okay, 1 year of college. Kung undergraduate ka ng high school, graduate ka muna ng high school or you get a GED, 'di ba? Para makapag-apply ka ng bachelor degree. Pag ikaw naman ay kukuha ng master's degree sa amin, very simple. Kailangan lang nakagraduate ka ng bachelor degree sa Pilipinas. Alam mo yung master's degree, universal naman yan eh. Kahit saan, kahit sa Pilipinas, kailangan graduate ka ng bachelor degree para makakuha ka ng masteral program. Yeah. Okay. So ito na, pag-usapan natin to kasi syempre super favorite to ng mga viewers natin yung Master of Management. Kasi syempre itong kagandahan ng Master of Management kasi parang it doesn't matter what is your profile for you to avail this. Kasi guys, ito ha, pero para sa site to ng immigration site, sa mga viewers lang natin. Of course, for us to guarantee na yung visa application mo ay ma-approve, kung mga mataas yung approvability ng inyong profile, eh kailangan medyo ma-justify natin yung course o yung program na pinili mo. And of course, when you say kasi Master of Management, parang ito yung hindi siya required na whatever profile na meron ka, kasi nga, nasa Master of Management ka na. Pero yung question ni Shaira, Master of Management, pwede ba kahit hindi RN or registered nurse? Definitely, di ba? It doesn't matter. Sabi nga namin, kahit na wala kayo, hindi kayo nakapasa dun sa mga licensya natin na tinatawag, di ba? Doctor, ano ka, teacher ka, hindi ka nakakuha ng licensure. It doesn't matter. Ang importante sa amin, meron kang bachelor degree. Graduate ka ng bachelor degree at meron kang diploma, meron kang TOR, may passport ka, you could apply sa amin na already. Okay? Ayun. So ito marami tayong mga... Bibigyan ko dyan, Junie, di ba? Bibigyan ko kayo ng example. Kung nari nurse ka sa Pilipinas, usually, pag pupunta sa Canada dyan, ang binibigay dyan mga caregiver, di ba? Kasi yun lang naman yung kinakwalify nila, caregiver. Pag kumuha ka ng diploma doon, caregiver, o kaya parang yun, practical nursing, yung mga kukuhanin mo doon. Pero pag kumuha ka ng, kulari nurse ka, kukuha ka ng Masters of Management,
pagka-graduate mo, pwede ka na maging head ng mga facilities doon. Pwede ka na maging head ng mga healthcare tawag dito, center, 'di ba? Ng mga ganun, medical facilities, yung mga tinatawag natin na ganyan. So it's a huge difference. Ano ba? Mag-entry position ka ba as a caregiver? Mag-entry position ka ba na ng mga practical nurses? Niyan, bababa ka ba sa zero o gusto mo maging manager na pagka-graduate mo? So that's pretty much the difference, okay? Mm-hmm. Okay, dito may mga question dito kanina parang Bachelor of Science o Computer Science graduate po. Posible po po mag-master. So ulitin lang po natin guys, para whatever, ano man po yung natapos niya, for as long as nakapag-bachelor's degree kayo sa Philippines, pwedeng-pwede. But anyway, ito medyo mahaba na yung time natin. Ano, para sa mga viewers na lang po natin dyan, if you have further questions po, yung team ng The Visa Center from the Philippines, Bulacan, Batangas, Nueva Ecija, Gapan, Cabiao, Isabela, Ortigas, Pampanga, and of course, ito sa UAE, Abu Dhabi, and Dubai, i-message nyo na po yung team natin. And kasi medyo nagloloko-loko ang aking ang aking live streaming. And Miss Lovie, ayan, any message po muna sa mga international, sa mga future international student natin dyan sa University of Niagara Falls, bago tayo mag-subway. Sa akin, siguro mag-iiwan na lang ako ng wisdom, you know, yung mga words of wisdom na yan. Yung bawat decision nyo, it affects your future. Diba? Yung mga programa na kukuhanin nyo sa Canada, it affects your future. Sabi ko nga sa inyo kanina, gusto nyo ba kayo yung uutusan o gusto nyo kayo yung mag-uutos? Do you wanna enter the job market in Canada na entry level o gusto nyo management positions? Diba? Do you wanted to enter sa Canada na entry level din yung salary o gusto nyo management position yung salary natin, level natin? So sabi nga nila, isang kahit at isang tuka o magbabayad kayo na, o bibili kayo ng iPhone ng cash. Diba? So difference na yan. So again, nasa inyo na rin yun. So make the right decisions, take the right options pagdating sa mga future natin. Mm-hmm. Okay. So maraming salamat, Miss Lovie, again for joining us and giving us your time para ma-educate natin yung mga viewers natin, lalo na yung mga avid viewers ng The Visa Center Live. Thank you so much and hope to see you soon dito po sa Dubai. Yes, see you soon, Junie. Maraming salamat sa Visa Center. And to everyone, good luck on your Canadian journey. Thank you po. All right. So yun guys, ang ating special guest syempre. And we have Miss Lovie. Ayan, from University of Niagara Falls in Canada. So now, ito na. Magpa-contest na tayo. This is for our viewers na nasa UAE lang po, okay? So pabilisan lang tayo ng sagot. Ayan, pwede ba mag-comment muna yung mga viewers natin na nasa UAE? Ayan, hello kayo, isulat nyo dyan sa comment section ang Dubai, kung taga-Dubai kayo, or Abu Dhabi, or Sharjah, or Fujairah, or Ras Al Khaimah, or Ajman, or Malqueen. And mag-comment po kayo dyan. Ayan, so may mga viewers tayo dito. Lahat po ha, pwedeng sumali. So una muna natin ay ang Smart Secret. Ayan, syempre, thank you so much to Haven Hub Online store. Kung gusto niyo po silang dalawin, nasa Riga Market po sila, okay? Malapit po sila sa Bilyaran. Ayan, may mga nagko-comment na. Okay, ito ang ating unang tanong. Ayan, ito yung mapapanalunan nyo, guys. I think this is for female. Ang unang tanong ay... wait daw. Sige, ito yung unang, ito na lang muna, yung polo muna, pang lalaki muna tayo. Pwede nyo to i-regalo kung babae yung winner natin or pwede nyo rin namang gamitin kung lalaki yung viewers natin. Okay, the question is, ano ang capital ng Canada? Ayan, pabilisan na lang tayo. Ano ang capital ng Canada? Paki-comment na lang po sa comment section natin. Okay? Ayan, so kailangan makita ko na, alamin nyo po, ano nga ba ang capital ng Canada? So, may mga sumagot na dito. Ang nauna ay C. As per ito, guys, sa ano natin, ha? Sa ating StreamYard. Ang naunang nakasagot ay C. Ito. Meng Bernardo. And Meng Bernardo, can you message po kung saang Facebook page kayo nanonood? Sa Dubai po ba na page or sa, tawag nito, sa Abu Dhabi? Ayan. Meng Bernardo, ayan pa message po. Ayan, ang daming sumagot ng tama. Si Seth Manuel, si Judy, si Christopher, si Ryan, ayan, si, ang daming balik na pangalan, si Adrian Perez, si Jeff,
Yan, marami. Ito, sabi ni Ming Abu Dhabi po, thank you. Okay, dahil taga Abu Dhabi ka, tiga, paano ko ito mapapadala sa'yo? Kung pupunta ka ng, ano, ng Dubai, baka dumalaw ka one day sa Dubai, pwede mo akong i-chat, ha? Sige, paki-message na lang, Ming. Bernardo, paki-message na lang po sa Facebook page ng Abu Dhabi ang iyong WhatsApp number para i-send nila sa akin yung WhatsApp mo, i-mag-message tayong dalawa. Okay? Alright, next item. So, this is just our way, guys, of saying thank you sa mga viewers po natin. Okay, next naman na perfume natin is pambabae. Yan. So, ang ating question is, okay, ang ating question is, ayan. Okay, kailangan mo na, guys, banggitin nyo muna, baka may mga viewers tayo from, may mga viewers tayo from Sharjah o Malqueen. Ayan, mag-comment po kayo dyan. Okay, ito kailangan nyo mag-Google. Gusto ko yung sagot talaga as per sa Google sa nakikita ko ngayon. How much is the minimum wage in Canada? Ayan, how much is the minimum wage in Canada? Ayan, so ito po yung mapapanalunan nyo. Ayan, congrats muna kay Meng Bernardo ng Abu Dhabi na nanalo, syempre, ng... Uy, malaki to, ha? This is... 3.4 ano, 100 ml. Oh, kailangan po may detalye. Ayun. Ang may una nakasagot, yung may point-point. Si Jeff Santiago. Ayan, congratulations to Jeff Santiago. Ayan, siya, ang tamang sagot po ay 16.55. As per sa Google ko. So, ako yung mag-judge. Ayan, may mga nagsumagot ng 15. Ayan. Guys, tumaas na po ang minimum wage doon. Okay? So, ayan, congratulations to Jeff Santiago and of course to Meng Bernardo for winning. So, again, Jeff Santiago, ayan, I think taga-Dubai siya. Ayan, so sa Dubai, sure na to na mabibigay ko agad. So, kay Meng Bernardo na lang, i-message nyo po ang Facebook page. Hanapin nyo po si Miss Jody para ibigay nyo po ang inyong WhatsApp number para isend niya sa akin. Then, I'll communicate to you kung paano nyo po makukuha ito. Okay? Ayun lang guys, so maraming salamat again for watching the Visa Center Live. Again, we are offering free assessment and consultation. Libre po yan, wala pong bayad at all. Tumawag po kayo, go back to your consultant para po tingnan nyo yung option, why not take masters, di ba, in Canada. And of course, sobrang affordable, talagang sobrang affordable at napakadali ng kanilang qualifications. Alright, so thank you so much guys for watching. And enjoy the rest of your Saturday. And God bless po. And see you on our next Facebook Live. I'm Junice Rosano. Bye, guys.